Tren como bien móvil. Guys, nagamitan natin dito. Isa pa, ito na lang.
guys. Tara. Ya, asin kulit mo naman. Yon, may ano lang, make sure na secured yung gulong doon sa likod, may harang, yung dalawa. Tapos yung, ano, kailangan secured para kung ano man yung hindi magkaganon, matas yung sasakyan. So, kailangan naka-secured yun doon. So, yun. Tayo. Lang. Yun guys. So yun ay i-drink kong oil para i-drink ko yung oil para madinga. Yun. Alright. Tingin tayo. Sa kailangan natin yung tools ito saka pangtanggal ng ano saka plat screwdriver. Ito ko na sa inyo yung oil filter natin. So drain natin oil. So yan. So ito yung filter. So yung filter. So, didrain lang natin ang ano yan. Mga drain ko lang ng mga siguro ko mga 30 minutes o isang oras. Iwanan ko naman isang oras tapos so yun itong ito yung filter. Yan. So yun. Yan yung lagay ng filter. So, alright. Ano natin yan. So, ito yung cups ng oil. Ng oil pan. So, ng oil pan. So, tatanggalin natin para mag-drain yung oil dyan mag-drain. Alright. Papakita ko sa inyo. Ayan. Nasa inyo yan pa. Ano? Ano natin yan? Kita natin yung orange. So, tingnan natin. So, gagamit tayo ng 12. Let me see. Yun. Gagamit tayo ng 14. Guys, 14. Yan. Okay. Tayo tingnan kasi yung oil. So,
yun masyado matigas. So, yun guys, dandaan lang. So, ito yung oil. So, yan. Itong oil. Ito yung ano. Oops. Wala din. Guys, so yan, nag-drain na yung oil. So antay natin ng isang oras. Isang oras. So yun guys, ito lilinisan to, lilinisin, tatanggal itong filter, tapos linisan, wala nga linisan yan. So yun, napakasin, madali lang, simple lang. Ang ano lang nito, pag kailangan nito, yung healthy ka, yung malakas ang ano mo, kamay, may power ka, yun, madali lang mag ano. Madali lang gumawa ng maintenance ano, sa oil. Ayan guys. Ito yung ano, ito yung oil. Ayan yung filter. So lagpas na ako ng 5,000 miles. So lagpas na, so, kaya napakarami na. Sobra ng dumi. May time na. Pati yung oil may time na. So papakita. So yung oil. So yun, parang baltad. So yun guys, ko mga isang oras na mga isang oras pa. Maski kahit 45 minutes. Ko lang. So yun, ginagawa ko na to dati. Pero medyo ano pa ako sa Michigan. Mostly yung American car. So yung mga sasakyan ko na may American car. Lang 5 years ago wala na akong Toyota Vision car, libre pisan yung Toyota. So
yun ay it's ano, hindi magandang pag use na yung sasakyan, yung wala na sa warranty ay mas maganda yung kayo na lang gagawa, mas tipid kung marunong lang kayo at kung may lakas kayo, may power yung kamay nyo at saka kompleto kayo ng gamit yung tools. Bili lang kayo ng tools kung ano. Yun nga lang, unti-unti na mahal misa ng tools. Ang iba, mahal. Lalo na pag ganito. Ganito sa winds. Mahal yung hydraulic ano. Tulad niyan. Yan ay mahal din yan eh. Itunan nyo. Dati na kumpleto ako, mayroon akong mga compressor, power tools, mga ano, nanakaw. Ay nanakaw nung nasa missing na rin. Nakarnak mo na ko yung sakal. So, alam mo sa Detroit. Sa Detroit, marami rin. Mga teenager rin, nagbubukas ng mga sasakyan, nanakaw, mayroon kang backpack. Importante yung gamit sa salong ng sasakyan, talagang nakain mo. Dahilin nila yung sasakyan mo. So, yan. Actually, noon ay dati mayroon akong may ramp ako. Mayroon akong ramp. Kasi may mga kaibigan ko nun isa na nagpapagawa sa akin yung tulad nito yung tires pag kailangan na palitan ng tires o yung rotation, so ito irorotate ko rin to, kailangan ko itong irorotate kasi yun ang ano nila sa akin eh. Yung ang inaano nila sa akin ay so gusto ko sana yung sa car dealership, sa Toyota car dealership, kasi medyo quality yung kanilang trabaho, pero at saka kailangan ng mga appointment, pero yun nga lang ang sa website nila ay $45, tapos pag pumunta ka roon nagiging $70 plus may mga recommendation silang gagawin na hindi naman kailangan. So sabi sa akin discounted na nga yung sabi mga $275, discounted na yung $185. Sabi ko kailangan daw irritate yung sa tires, sabi ko wala akong budget yun, so kailangan ko ng oil change. Pero ayaw nilang gawin. So sabi ko hindi na. Sabi ko hindi na lang. Ako nilang gagawa ng mag-rotation. Lalo lang naman ito. Yung pag-rotation nito, yung ito. Itong gulong na ito, dadaling mo doon sa ano? Sa driver's side. Sa front. Front wheel, driver's side. Ito. Ganun din yung isa. Itong side na to, gagawin nyo sa driver side sa rear. Sa likuran. Ganun naman ang rotation. Napakasimple. Yung car dealership. Yung Toyota car dealership, masyado mag-grip up ng person ng ano. Para mula ngayon, ako na lang gagawin ng ano. Ano ko lang kasi minsan wala akong time. Minsan wala akong time mag-gawa. So, at saka minsan masakit ang likod ko kaya parang gusto mo ako nang sa iba na lang gagawin. Sa iba ko lang pagagawa. So yun guys, antayin ko na lang yung madrin yung ano oil, tapos yun
lalagay ko na yung oil. So okay, ayan natin. Okay, mas magandang ganito. So yun. Yun. Guys, tatanggalin ko to. Kailangan tanggalin yung engine natin. Ayan. Tatanggalin natin itong caps. Yung caps. At gamitin natin ang gamitan ko ng tools. Sige, medyo may ng power ko ngayon, kaya kailangan kong gamitan ng tools. Ayun, lumawag. So yan, walang ating bukas. Kaya, nilinisan pa yung undo. So, papakita ko sa inyo nga. Lang. So, okay. Oops. So guys, hello. So natin. So guys, ayan. Guys, linisin natin itong oil filter. So para malagay ko ng oil ngayon. Okay. Magbibigil na. So
It's only 4 o'clock. Parang nabili na. Inisin natin sa rupa. Mas maganda kayong mismong may-ari mag-fortunes kasi guys mas maganda kayo kasi madidrain talaga yung oil, yung pinaka last drop. So yun. Mahirap, medyo mahirap pag ano try pag wala kang ganong pwesto. Eh nandito lang ako sa driving kaya ginagawa ko lang sa driving sa mga parking. So hindi pa label yung floor. So mas maganda kung ang label yung floor. Kaya yun guys. Tingnan natin. Tingnan natin yung oil holder, oil filter holder. So yan yun. Tapos ito yung oil drain pan. So ito tumutulog pa rin eh, yung drop niya maitim pa rin. Dark, so mas maganda yung pinaka last drop na para maano yung pinaka yung bilog na oil. So yung bumubuo. So yun guys, antayin kong mag-drain talaga. So kaya nga natin ginagawa to dahil ang gusto ko talaga yung huling drop na ma-drain talaga lahat. So yun, kung nga pala yung Toyota car dealership ay ito, mayroon silang cups na hindi na ilagay, kaya walang to, hindi nila nilagyan. Siguro ko pinilit na nasira, pinilit nilang buksan. Ayan, ito buo. Medyo siya. Itim. Last drop yun. So yan, ito. Yan ang di maganda sa car dealership mission na mayroong mga tornilyo na hindi nilalagay. So wala yan, missing yan. Dalawang missing eh. So ito yung takip na medyo nakalaylay ng kuti. So yun ang hindi maganda sa mga shop o kaya car dealer kasi sa pagmamadali nila, kung madali lang gawa ay nakakalimutan nila ibalik yung tornilyo. So yun. Tapos ay naisipan ko na ako na lang ang mag-ano.
sira na pala itong ano ko. Alright guys, I'm gonna put it back. I'm gonna tight this one. So yeah. Alright, that's tight already. So that's it. It's not good to it's not really good to tight, really tight this one. So tama lang yung sagad na kasi ang mahirap nito pag kapag nag oil change. So mahirap tanggalin. So yun, tamang-tama lang yung sagad na sagad na hindi lang mag-leak yung oil. So alright, so ngayon tapos na. Ngayon na ilalagay ko yung oil. Lagay na natin yung oil. So balik na natin tong pwede nang ibalik tong balik na itong ano, cover. So wala na tayong gagawin dito, wala lang cover. So ito yung sinasabi ko, yung ito yung screw na ano rito na yung Toyota car dealer hindi nakalimutan yung tanggalin yung. So yan lang yan, ganyan. Yan yung so yung kinaka ano, ito yung na ano nila, na ito yung wala, hindi nila nilagyan. So ang gagawin ko dyan ay bibilang ko na lang. Maraming marami silang ano na missing na yung mahirap sa mga shop at saka car dealership magawa. So ito missing to. Wala to. So kailangan na ano yan. Kailangan muna. Iyan natin to. Ito yung ano. Missing. So dito ito yung missing dito sa dito, ito importante to dito. So yan ang oil.
tinitim. So, yun. At, alright. Let's try this way. Inaabot tayo ng gabi. Kita nyo kung gano'ng kalinaw ang oil. Ito bago. Inaabot ang dilim. Kasi tagay na. Binili ko pa itong ano, tagal akong bumili ng itong mga gamit. Masyado mabagal yung ano, customer service sa car dealership. Ito ay pure synthetic yung ginagamit ko. Yun ang pinaka maganda sa ano, pure synthetic. Yun, isang galon, 5 quarts. Dinadagdagan ko ng ano to, ng kunti. After a week. So guys, tapos na, patapos lang. So yun, tapos na yung ano. Tapos na, tapos lang. So kita yung gamit ko. Dikit yung gamit ko. So yung second, yun. Okay guys, thank you for watching. Maraming salamat. Next time mo. So yun. Maraming niya. Mabuti hindi gano'n mo. Okay, thank you. And bye-bye. Please watch my video and enjoy. And hope makapagbigay sa inyo ng kunting idea. Thank you for watching, and please don't forget to subscribe. Please watch my channel.